narito po ang ating susunod na pares. Senador Coco Pimentel at Attorney Marwil Yasos. Senator Pimentel at Attorney Marwil, mula po sa kabataan ang inyong tanong na sasagutin. Narito po. Ako po si Ronnie, 17 taong gulang. Di gaya ng ibang mga kabataan, dito sa lansangan ako lumaki. Wala kasing trabaho ang aking mga magulang at di nila kayang suportahan kaming 10 magkakapatid. Kaya isang araw, napilitan ako magnakaw ng cellphone para maibenta at may ipambili ng pagkain. Pero nahuli ako ng mga tanod sa amin. Takot na takot po ako noon. Pero mas natakot po ako sa pambabagbog nila sa akin. Pati na rin ang mga pulis. Wala po akong magawa kundi umiyak. Narinig ko po na gusto ng iba na ang mga menor de edad na nagkakasala ay makulong. Eh alam naman po natin na magulo sa loob ng preso. Baka po imbis na makatulong sa pagbabago ng mga kabataan gaya ko na naliligaw ng landas, ay baka lalo pa po kaming mapariwara. Paano niyo po kami matutulungan sa Senado? Una pong sasagot si Attorney Marwil Yasos. Meron po kayong 1 minute and 15 seconds. Magandang gabi mga kapuso. Marahay na banggi sa gabos na mga Bicolano. Napakalapit po sa aking puso ang hinaing ng ating kapatid kanina na pinakita sa VTR sapagkat ako isang children's rights advocate. Ako po ay naninindigan sa pagpapatuloy ng pagpapatupad ng RA 7610 or Anti-Child Abuse Law at pati na rin yung RA 9262, yung Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ako ay hindi tutol na ang minor de edad ay mabilanggo sapagkat sila ay kinakailangan na mabigyan ng gabay. Kasi kapag sila'y nasa loob ng bilangguan, yung mga juvenile offenders, yung tinatawag nating children in conflict with the law, ay mas magiging hardened criminals pa sila. Imagine ninyo, isasadlak ang mga kabataan kasama ng mga pusakal na kriminal, pagdating ng araw niyan, kung ang tattoo niyan isa pa lang, siguro tad-tad na yung katawan. Ibig sabihin, mas magiging kriminal yan sa loob. What we need here is a program para sa kabataan na sila ay ma-rehabilitate, mapag-aral, because prison is not for children. They belong to their family. Maraming salamat po. Salamat, Attorney Yasos. Ano po naman ang inyong sagot, Senador Coco Pimentel? Magandang gabi po sa inyo lahat, no? Tama po yun na yung mga child offenders ay hindi po natin ihalo sa adult offenders. And ang penalty nila, kung tawagin man natin penalty ito, ay iba. Hindi po dapat pagkakulong kung hindi turuan sila kung ano ang tama sa mali. Kaya yung batas na yan po ay pinag-aaralan na namin yan, ha, currently. Pero ang importante rito yung tinatawag na discretion. Alam na ba nung 17-year-old yung kanyang ginagawa? Pinalaki ba siya na alam niya yung tama sa mali? So ang assumption natin na kung ang kabataan ay nag-violate po ng batas, ay hindi niya alam ang tama sa mali. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. So sa akin pong palagay, tulungan po natin na ituloy po natin ang pagtulong sa kabataan, pati yung application ng criminal laws sa kanila ay ibahin natin sa application ng criminal laws sa mga matatanda na sa adults. Maraming salamat po, Senator Coco Pimentel at Attorney Marwil Yasos.